Si Edo po, ginawa po niyan lahat. Yun. Ginawa lahat. Alam ko po yan kasi si Edo nag-share din sa amin minsan. Ito ang sinasabi ko, guys, no? Ginawa ni Kalinga Pets, trinabaho niya, hindi siya basta-basta sumuko kasi once again, guys, gustong-gusto niya yung babae at siyempre napamahal na rin sa kanya. Kaso nga lang dumating sa punto na kumbaga wala talagang balik, no? Napakatabang, napakalamig ng pakikitungo sa kanya. Kung kayo ang nasa sapatos ni Kalinga Pedro, tutuloy ka pa ba? Tutuloy ka pa ba kung ikaw ay nagmumukha ng tanga? Tutuloy ka pa ba kung ikaw ay labis ng nasasaktan? Yo, what's up guys? Welcome back again sa ating muntong YouTube channel. This is Jason Albasan. Isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Kumusta po sila? Kamusta ang buong pamilya? Naway nasa mabuti silang kalagayan guys sa mga oras na ito. Reaction ni Kalinga Prab patungo sa pagsuko ni Kalinga Edo ating alamin. And of course, Kalinga Prab may paglilinaw. So, once again guys, ito yung bibigyan natin ng reaction no, for today's vlog. But anyway, bago tayo magpatuloy sa ating video, kung bago ka pa lang sa ating muntong YouTube channel, make sure na ka-subscribe, i-hit ang notification bell para laging updated sa mga videos natin i-upload. So, eto nga, samahan nyo manood, samahan nyo mag-react and feel free na mag-iwan ang inyong mga komento. Let's go! Kawawa si Edo. Bakit po kawawa si Edo? Si Barbero, basher na din ni Edo. Bakit po? Bakit po naging basher si Barbero ni Eds? Ano? Di ko rin alam kung ano nangyari. Niloko daw ni Edo si Erica Kalok. Ha? Paano po mangyayari yun? Ano? Paano mangyayari niloko ni Edo si Erica? Paano po mangyayari? Di ko po alam. Pinaasa ni Edo. Alam nyo po mga kalingap, yung pagsuko ni Eds, meron po yung dahilan. Okay guys, let's pause for a while. So, dito nga ako mas nalang na-dismaya guys. No? Kumbaga, dismayado ako patungkol sa mga nagiging reaction guys no, ng ilan sa mga viewers natin patungkol dito sa ating idol na si Kalinga Pets. Ito ay matapos nga yung kanyang naging announcement guys. No? So, nasa nakarang kanyang live stream. But anyway guys, ito yung ating bibigyan ng ninaw once again. No? Dito. So, at marami ang ano, kumbaga marami ang mga negatibong komento. Eto nga, no? Yan, ibalik natin ng konti rito. Kung sinabi na, actually, yung ako, nagbabasa dito si Kalinga Progress, no? Sa mga komento kasi naka-live siya dito sa kanyang second channel na Rab Matubang Vlog. But anyway, balik natin ng konti. Paano kung mangyayari? Di ko po alam. Pinaasa ni Edo. Alam niyo po mga Kalinga, yung pag... Isa pa. Sorry guys. Eto. Barbero ni Eds, ano? Di ko rin alam kung ano nangyari. Niloko daw ni Edo si Erica Kalok. Ha? Ito ang sinasabi ko guys, no? Paanong niloko ni Kalinga Edo si Erica dun sa mga negatibo kong magkomento? Paano niloko ni Kalinga Eds? Na si Kalinga Eds, no? Yung na kanyang naging announcement, ito ay para malinawan yung mga viewers na patuloy na umaasa, no? Na meron pa rin silang tawag dito. Meron silang magandang connection or maganda yung estado na ibig kong sabihin guys, no? Na yung maganda pa rin yung kanilang pakikitungo sa isa't isa. Of course, they are still hoping na baga sila pa rin. So, eto na nga. Si Kalinga Edo nga ay hindi na, kumbaga, hindi tayo kayang lukuhin guys. Kaya nga siya na gano'n, kumbaga nagtapat sa atin, no? Kaya nga niya inilahad ang totoong estado kasi ayaw niya tayong umasa. Nagigets niyo ba yung point natin guys? No, sa mga basta-basta nagbibigay ng kanilang mga komento na kumbaga nakakasakit ng damdamin, of course yung pambaba sa ating idol na si Kalinga Pets. Nawaya, kumbaga, himay-himayin niyo once again guys yung detalye. Pumunta kayo sa kanyang YouTube channel, panuuri niyo yung live stream, no? Kanyang ibinahagi na wala na. Kasi nga, napakalamig ng pakikitungo sa kanya, guys. Okay, let me give you an... Kumbaga, mas palawakin pa natin, guys. Mas palawakin pa natin yung ating
discussion dito, yung ating pagbibigay ng reaction. Noong dati pa, nung napaka-active pa ng Tambalang Edrica, guys, no? Napaka-active pa ng Tambalang Edrica. Yung nakikita nating mga kasutan, yung nakikita nating mga tawag dito, yung mga malalagkit na tingin na once again, hitian, kasutan once again, ay ito ay nangyayari lamang sa kumbaga during taping, during shooting, during sa pagba-vlog, and after that, kung tapos na yung vlog, no, ayon sa ating source, ay talagang as in okay, let's consider, guys, no, kumbaga, let's consider na talagang skinning up, it's gustong-gusto niya si baby girl, no, si baby girl ay gustong-gusto niya. Kaya nga nangyari ito yung kumbaga tambalan na ligawan kasi scanning up kasi talagang gusto niya, and of course habang tumagal ay napamahal. Pagkikipaghiwalay o sa pag-quit ni baby girl sa kalingap ay hindi basta-basta bumigay or hindi basta-basta kagad na nilit go ng ating idol na sa kalingap Edo. No, kumbaga hindi pa sa sumuko that time, gawa nga ng from the very start gusto niya hanggang sa talagang tumagal ay napamahal sa kanya yung tao, no? At dumating sa punto na tawag dito, habang tumatagal ay talagang as in wala, guys, kumbaga napakatabang, napakalamig ng pakikitungo sa kanya. Kung kayo ang nasa sapatos ni Kalingap Edo, tutuloy ka pa ba kung ikaw ay nagmumukha ng tanga? Tutuloy ka pa ba kung ikaw ay labis ng nasasaktan? Wala kang nare-receive any response na maganda. Sabihin pa natin kahit sa chat lang, walang magandang reply na kakikitaan mo ng assurance, nakakikitaan mo ng pag-asa. So, nag-gets niyo ba yung point? No? Yung pag-workout niya nung simula nang kumala si baby girl, guys, sa kalingap. No? Diba, sinubukan niya i-workout. And of course, yung paniligaw, itinuloy. Hanggang nga lang sa dumating na punto, uulitin natin, hanggang sa dumating sa punto na talagang sobra ng sakit. Kasi nga, napakalamig ng pakikito mo. So, ibig sabihin, walang magandang, ano guys, walang magandang response mula dito sa, mula sa babae, guys, no? So, ito yung iintindi nyo, bakit nyo sinasabing niloko ni Kalingap Edo si baby girl? Dito sa mga nambabash, paano nyo nasabi? But anyway, ituloy pa natin itong sasabihin dito ni Kalinga Prab. Paano po mangyayari yun? Ano? Paano mangyayari niloko ni Edo si Erica? Yan. Paano po mangyayari? Hindi ko alam. Pinaasa ni Edo. Alam nyo po mga Kalinga, yung pagsuko ni Edo, meron po yung dahilan. Yan. Ano? May dahilan po yan. Kaya... At naniniwala ako na maliban dun sa binanggit niya sa kanyang live stream, guys, na yung dahilan na talagang... Napakalamig ng pakikitungo at talagang basta, guys, tayo, kung tayong naniligaw, kung tayong nasa sapatos ni Kalingap Edo, ramdam natin yan. Kung meron ba tayong pag-asa, kung maganda pa ang pakikitungo, kung nabibigyan ba tayo ng importansya. Once again, no, yung paghatid sundo once again, no offer niya yun, pero siguro maraming beses yung rejection. No, yung nire-reject yung kanyang offer na mag-ihatid o isundo. Tapos kung meron man, no, kung nagkataon man na let's say granted yung kanyang pag-offer na mag-hatid sundo, ay parang ano, wala talaga dun. Wala na. Hindi niya na-feel, guys, na kumbaga pinapahalagan din siya. No, ika na yung balik. Alam ko, guys, niya, nagigets nyo. Kasi
lahat tayo dumaan sa ganitong klaseng stage guest, no? Yung pagliligawan. So wala na, kaya nga hindi nyo masisisi. Huwag na huwag nyong sisisihin si Kalingap Edge kung bakit siya bumitaw, kung bakit siya sumuko, kasi sobrang sakit na. No? Once again, eto, diretso natin yung panunod dito kay Kalingap Edge. Huwag niyo pong i-bash si Edu. Wala daw isang salita si Edu kasi tumigil naman ligo. Naku, hindi naman po kasi kinasa kalagayan ni Edu. Hindi nyo rin po alam yung kwento. Ano? Yun. Yan yung ano dyan. Kumbaga susi, guys. That's the key. Hindi natin alam... Hindi natin alam yung buong kwento, no? Lalo pat, kumaga dun sa mga nababas, guys, no? Hindi nyo alam ang yung totoong nangyari, kaya please, wag nating ibas yan, no, si Kalingap Edge, no? Dapat natin ay, kumbaga, siyempre palagahan yung kanyang naging pasya. Kasi nga, kumbaga, bilang pagrespeto sa sarili, guys, no? Kasi, nararamdaman mo na na walang response, napakalamig ng pakikitungo sa'yo. Tuloy mo pa ba? Once again, kung kayo ang nasa kalagayan ni Kalingap Edo, idediretso mo pa ba? Itutuloy mo pa ba? Kahit nagmumukha ka ng tanga. So eto na nga, para hindi guys, no? Para hindi rin umasa yung mga viewers, yung mga patuloy na umaasa na kumbaga meron pang kumbaga kahit manipis na pag na pagkakataon para sa dalawa. So eto na nga, sinabi niya na guys, so para at least ma-release niya rin yung baga sakit ng kanyang damdamin, no? And of course, isa itong pamamarano na parang para guban din, kasi ayaw niyang magsinungaling sa ating mga viewers, sa ating mga sponsor. Nagigets niyo ba guys? Ito yung ibig kong sabihin guys, naging honest si Kalingap Edo, kaya walang rason, walang pwedeng dahilan kung bakit ibabash natin si Kalingap Edge. Pero diretso na dito. Si Edo po, ginawa po niyan lahat. Yun. Ginawa lahat. Alam ko po yan kasi si Edo nag-share din yan sa amin minsan. Ito ang sinasabi ko guys, no? Ginawa ni Kalingap Edge. Trinabaho niya. Hindi siya basta-basta sumuko kasi once again guys, gustong gusto niya yung babae at siyempre napamahal na rin sa kanya. Kaso nga lang dumating sa punto na kumbaga wala talagang talagang napakalamig ng pakikitungo, no? At alam ko merong mas malalim na dahilan dito, no? Maliban dito sa ibinahagi sa atin ni Kalingap Edge guys, no? Na kumbaga na as in ano nga bang rason kung bakit napakalamig ng pakikitungo. Meron pa. Merong napaka baga mas malalim pa na dahilan guys. Ito yung ibig yung sabihin. No? Kaya please, sa mga bashers dyan, sa mga nambabas kay Kalingap Edge, naway makatulong itong ating reaction video, no? Na malinawan kayo at hindi, guys, sa mga nagsasabi na hindi nakapaghintay si Kalingap Edge na base dun sa vlog, 5 years, 10 years. Dito guys, kumbaga in reality na yung ating pinag-uusapan. No? In reality. In real life. Ibig kong sabihin, in real life na yung ating pinag-uusapan. Ibig sabihin sa totoong buhay, ito yung nangyayari. Kaya nga, tawag dito, hindi natin masisisi si Kalingap Edo. Kasi, kumbaga, bilang pagrespeto guys, no? Bilang pagrespeto sa kanyang sarili ay sumuko na siya, naging tapat siya sa atin. Kumbaga, yung kanyang naging announcement ay bilang pagrespeto na rin sa mga manonood, no? Na talagang ayaw niyang lukoy, no? Na talagang kumbaga, naging tapat siya sa atin. So, hindi nyo ba na-appreciate yung kanyang naging announcement, no? Yung pagiging matapat sa mga viewers. Hindi nyo ba na-appreciate yun, guys? And tumigil siya, siguro, may dahilan po yan. Yan. Itong na po nating, ano ba, alamin ko na po yung dahilan. Pero, meron po yung dahilan. At, hindi po si Edo nagloko. Hindi po si Edo nagloko. So take note about that guys, hindi si Kalingap Edge ang nagloko. Kaya, please, huwag natin siyang i-bash.
dapat saluduhan pa natin yung kanyang mga ginawa, kasi yung pagtiyaga, yung pasensya, of course yung once again yung effort, guys, no, para sa atin na sinubukan niyang once again, guys, no, si Kalinga Peds, uulitin natin from the very start, gustong gusto niya at talagang habang tumagal napamahal sa kanya, kaso wala talagang balik, guys, no? Walang balik, kaya nga huminto na si Kalinga Peds, no? Kumbaga sumuko na siya. At but anyway, once again, niniwala ko na may isa pang rason kung bakit napakalamig, no? Napakamalamig ng kumbaga pakikitungo sa kanya at walang magandang response, syempre. At yun yung ating aabangan kung ano nga ba ito. So once again, this is Jason Albasan. Maraming salamat sa inyong panunod dito sa ating munting reaction video na kumbaga iniaalay sa inyo. At syempre, sa mga bago pa lang sa ating munting YouTube channel, guys, make sure na nakasubscribe, i-hit ang notification bell para laging updated sa mga videos na ating upload. So bye for now, see you again.